And from the Pearl of the Orient, Manila, 106.7. Sabay-sabay, sama-samang aangat, bangga, kami, tayo, ang Energy FM. Hi, bangga! Kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip. Palaging internet, lasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Bang sabihin radyo, sabihin mo. 107.7 Energy FM, kalibo, managin kagig bangga. Bang sabihin radyo, sabihin mo. Hi, bangga. Energy. Walang kinikilingan. Walang takot at higit sa lahat. Patas sa pamamahayag. Weighed and balanced news and opinion. Weighed and balanced news and opinions. This is Aksyon sa Energy. Kasi manuang check, indelible. Aksyon sa Energy. Aksyon sa Energy. Good afternoon, Pilipinas! Welcome na sa pagpangalaga ni programang Aksyon sa Energy. Kasi manuang check, indelible, Aksyon sa Energy! Adlaw kita magkaroon kira nga Martes, Pizza 22, bugan kira it Marso Dagon 2022. Aksyon sa Energy! Layan programang Aksyon with Aksyon sa Energy with Kasi manuang check, indelible. Hasta kita at alauna imidya magkaroon doon oras ito tradlaw. Manging kaakbay taman doon kira ka mga kasimanong reporters nga nakadeploy sa kira mga respective area of assignments. Patas at may tagbusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa And of course, doon kira ka pag-welcome at pagdapit kira at malipay nyo tradlaw sa kira ka mga suki at tagpamati sa may banwa kira ita Kalibo. In particular sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyo Torong Satellite Market. Kasi manuang check. Panaman sa ating kinaga mga suki, mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers. Ato niya mga L-trended van drivers. Ato niya mga public utility jeepneys. Ato niya mga tourist bus, ag Southwest, yellow taxi. Aksyon! Motobuan niya naka-open na kinaga mga transistor radio. Nakatutukon sa 107.7 Energy FM. Nakabukas yung dada kinaga mga Kalibo. Anda kinang connection sa Aklan Cable TV sa Channel 3. Ang samon kinaga website. Samon kira nga Facebook fan page account sa Kasimanwang Akganon Energy FM Kalibo. Aksyon sa Energy. Si mga party ita Pilipinas kalibutan anuman nga oras sa inyo kira nga nahamtangan. Amo jit pirmi kira ginaampo ginapangamuyo kay Senior Santonig sa aton kira nga mahal nga magkaako. Kakabay pa kunta nga padayon na nga pagbugay katonik grasya. Ana kitang pagabindisyonan. Ipagayo na nakita sa anuman yung problema ag disgrasya. Sabta magayo kita sa ating kirang mga miyembro at pamilya nga naiwanan sa probinsya kara itakan. Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa Energy! And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Walang kinikilingan. Walang takot at higit sa lahat. Patas sa pamamahayag. Weighed and balanced news and opinion. Sa oras ang tunga kapag naibang oras kapag pagayag ka sa kaminan. Makaroon ka ng adlaw ng Martes. Tangin ka akbay to natin kirang technical partner sa technical division. Kasi manuang Noriel Pastrana. Sangagan man ka atong kirang station manager. Kasi manuang Jupel Magpusaw. Sa overall nga direksyon, supervision, kamon ka na nga Chief Executive Officer Kasi Manuang Apple Saraspi III.
batas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Happy listening. Sina kay Captain Rami Panagsagan, kay Doktora Janetta Alejandro Panagsagan ni Poblasyon Altabas Aklan. Kaya nakatutok man ka ito, magkaroon ka ng mga pangorason. Likewise, sina man kay Attorney Leocadio, Attorney Boy Imperial Ilidan, ita Banwa it Malinaw. Na permi man ka ito, Banwa, naka-tune in sa 107.7 Energy FM. Likewise, sina man, good afternoon kay dating SB member Vice Mayor New Washington, Boss Mulot Kimpo. Boss Mulot, good afternoon. Nasa na karang quarry site sa may barangay Mubo aga barangay Ugsod sa Banwa kara Itbanga. Likewise, sinaman kay Toto Isboy Kimpo, dating SK Federation President ita Ginbaliwan aga barangay Captain Manit Ginbaliwan ni Washington Aklan agina kay Nene Leia. Doong presente makonya nagapungko nga barangay Captain ta sambitan nga barangay nga unga man mismo ni dating Vice Mayor Mulot Kimpo. Action! Well, hindi kita ba mga boys atin kirang introduction, magkaroon kirang outrodlaw. Sorry, kahapon may mga importante ang kitang gin asikaso last, even last Saturday, because my father, no, si Kaibahang Conrad, si former Kaibahang Conrad Indilibli is running for board member in the 1st District of Aklan as an independent candidate, no? So, gina-assist naman si Irpat from time to time sa nagkirang mga itinerary at nagkirang mga schedule. That is why, ngawa kita nakapungko last Saturday and last Monday kahapon sa aton kirang programang Action sa Energy. Action sa Energy! Now, kahapon, may nag-boost na ka ito kung daya kirang mga quarry operations, no? Sa Banwe kira Itbanga, no? As a matter of fact, grong bag-ug diamang karang konkrito nga dagan di kara sa may porsyon Itbakan, no? May crack guman Banwa, no? Pagkatapos nga may nakaroon yung isang kapolis officer nga na-disgrasya at around, I think, mga 10 o'clock to be exact in the evening. Aga runday karang police officer nagtaliwan gid sa pihak nga kinabuhi, no? Bangod sa kakuyangan, itrayak ka rin mga so-called warning device or safety device, no? Or signages nga gin-installed sa nasambitan ka rin karsada sa may barangay Bakan sa Banwa mismo Itbanga. Kahapon, barangay Piyasta Banwa sa Bakan, no? Gani, happy Piyasta, belated, no? Sa mga pumuhuyo at Banwa at Bakan, aga manaman kay barangay Captain barangay Captain Allen Rubilo, no, nga nag-imbita gid katon una sa nasabitan kay barangay, but unfortunately we were not able to make it because ko aton karang ginagsan nga mga schedule kahapon karang adlaw. But anyways, no, may nagpaabot kay katon it concern, no, ngarong portion nga rat karsada nga bag-o gid yamang natapos, may anaw man banwang crack, no? So it is a question of, you know, pag-ubra Banwa, it's in uman nga kontraktor sa rundaya karang karsada, no? Ginakwasyon dong quality, no? Now, paginambag abi naton dong quality, meaning to say nga may ginasunod kitang standard, may ginasunod kitang guidelines, no? Para rung aton nga project makabig na ton nga nagsunod sa mga patakaran, no, nga ginapatuman ka ton. Especially, rundaya kira nga karsada sa Idagumra kong Provincial Engineering Office. Sa Idagumra, it PEO, bago rundaya kira nga karsada, is Provincial Road. Now, kung may crack kuman rundaya kira nga dagan, rayarong pangutana makaroon Itbangan hon ag Tagabakan kung dundaya baga nagsunod sa standard. Because kung uwa raimaw nagsunod sa standard, may sagabton baga karabanwa, no? Pangutana, may sagabton baga karong kontraktor. Kung dung rayang projects is substandard, definitely yes. And absolutely yes. Nga kung dung kontraktor uwa nagsunod sa tama nga proseso,
he can be charged, no? It criminal or even administrative, no? It could be possible nga ro ana karabanwa nga lisensya, pwede pa banwa nga mabuoy ka na. Because pag inambay ni mong substandard, meaning to say, nga rong contractor is fully aware nga rong anak karang ginaobra nga project, ha, hay dapat insakto ag tama. Now, kung bukon imot insakto ag tama, meaning to say, nga nag-obra ro contractor itsaga. No? Nga saan nga pagpati, ngaroon daya karang pag-implementar na naitdaya karang project, saan nga pagpati tama. Sana nga pagpati insakto, no? Por dahil nga ni nga kung di imong project is substandard, meaning to say gaabo banwar imo karang kitaon. Especially nga kung rung taga provincial engineering office uwa man banwa nagakandak in inspection during and after the implementation of the said project. Batas ang may tagipusuong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Hindi ang naton, bukong yung manitdaya banwarong contributory factor. No? Sambilog ka ra, raya nga mga dayag ko nga mga sigakyan nga nag-aagi. No? Dayang dayag ko nga mga sigakyan nga nag-aagi. No? Mga 10-wheeler truck nga nag-aagi. Nga nag-transport, nag-haul, ang nag-excavate, itaton karang baga sa Aklan River, then they are going to transport that to the different destinations. No? Ginadaga sa Iloilo, ginadaga sa Capiz, ginadaga iya sa some parts it Nabas, Malay, no? Iya sa aton karang banway Kalibo. Nga masyadong overloaded. Nga nung kapasidad, itkarsada, hindi na nabanwa masarangan. Rundaya karang mga truck nga nagaagi that resulted to sa pagkasamad itdaya karang mga kalsada. Kunamat nagakrak. No? Hamat it nagakrak because dung weight, no? Itrak agroan ng sugod. Ag rundaya karang kalsada, uwa imaw nagamats. No? Uwa imaw nagamats. For example, dung kapasidad yung makalsada, 6 tons, no? O, ibutang nga binatong 2 tons siyang doon kapasidad yung kalsada. Pero kung nag-aagi 3 tons, then what will happen to the road? Definitely, mawasak gina ibaw banwa. Because hindi na namasarangan mo kabugat nga mayan. For example, akon nga weight, no? Is 160 kilos o 75 kilos. Ipaaba mo ka akon doon 100 kilos, do you think, banwa, makaya ko? Kung ako nga, kung 60 kilos ako, agrong umaba ka akong sa likod, 100 kilos, ano rumatabo ka akong? Example da banwa, just the same, sa rundaya ka ng kalsada sa bakan, nga bag-uga nga tapos, pero, akasus my goodness, kabu-abo nga crack. Batas ang may tagipusuong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Now, gina-reveal tara in public for the people to know kung ano nagkakanabo banwa sa banwa itbanga. Now, hara, another one. Gusto ko ra banwa o si saon makaron. Kung pila uman, dugintawan it special permit ni Aklan Governor Florencio Joven Miraflores para makakwari sa banwa kara itbanga. May nabatian ako 2 weeks ago, nga may inauman niya ginpirmahan another special permit. Si Aklan Governor Florencio Joven Miraflores, 5 human ka mga quarry operators, special permit banwa. Now, sa special permit nga banwa, naka-indicate ina, 10,000 cubic meters. Could you imagine that? In 1 year, 10,000 cubic meters. Now, rong problema nga ra makaroon sa banwa itbanga, makakabig na ito niya very serious yung tarabanwa. Because hindi man ma-account it local government unit it banwa at banga. No? See? Hindi man. Even do ito niya local PNP sa banwa at banga. No? Are scared. No? Unafraid
to implement their local ordinance relative to the operation of quarry in this municipality. Because dung justification ni police, no? Ngano ginaagyan itrack? No? Ginaagyan itrack nga ra provincial government, provincial road. That is why they could not implement the local ordinance. But there are times banwa ngaron daya karabanwa nga mga tracking, no? Ginayutilize man ang darong mga municipal roads. As a matter of fact, sa printing karabanwa, no? Sa printing kong panimagay ni retired Colonel Hilacio Guarino, dong chief of staff ni Congressman Carlito Marquez, ginaagyan na banwa aga-aga pa nagalinagapok kon rundaya karang 10-wheeler truck nga halin una sa halin sa Lapnag, sin pa, halin una sa Tabaaw, halin una sa Ogsod, halin una sa Palali, halin una sa Kupang, pagwa it probinsya takan. Could you imagine that, banwa? You know, tagsapiak akong estasyon. Kung madunduman pa ninyo si Attorney Powell, no? Si Attorney Powell de Rosario. No? Si Attorney Powell de Rosario reportedly is related to the wife ni Governor Joven Miraflores. No. They are both from Rojas City. And Attorney Powell del Rosario is a very close friend of the brother ni dating Ibahay Mayor Lolo Miraflores. Sa ninyo kung ano natabo. Si Attorney Powell nagbuo banwa itbagas sa Barangay Ugsod gamit trong pangagan ni Governor Joven Miraflores. Could you imagine that? Without any permit. No? Wa man it official receipt, wa man it DR, wa man yan it permit. Ag nakaabot da banwa it almost 5,000 cubic meters. To be exact, 5,300 cubic meters of gravel and sand. Without permit and without delivery receipt. And then lately, ginsitawon si Attorney Powell because nagmuyaka gondo mga residente at Barangay Ugsod. Sa dahil nga niya, sa kayagko-ugagko ko mga tracking, ag-aga-aga pa ginapaariya na nabanwarong track. So, ginsita si Attorney Powell, itsang kat-checker, it Barangay Ugsod, ginusuyan banwa, it permit. No? Por dahil nga niya, nahuya man, wrong bantay kalikasan, nahuya man dong checker, itaga province, nga una naka-station, rekaron kampi, no? Rekaron sa cruising, paagto it Libakaw, nga sitahon, por dahil nga ni, ganong ginagamit, nga alibay ni Attorney Powell, dong pangagan ni Governor Joven Miraflores. No? May mga pangagan pang gingamit si Attorney Powell, nga suno ka na, nga may clearance yun ni Governor Joven Miraflores, and subject on for approval, no, wrong special permit for signature na ni Governor Joven Miraflores. But we were able to discover ngaron daya gali nga permit, no, application ni Attorney Powell uwa banwa pagpermahin ni Governor Joven Miraflores. Te until now habayran ba ni Attorney Powell dong 5,300 cubic meters nga ginbuog una sa riverbank, uwa banwa until now, uwa. So meaning to say, unregulated. No? Unregulated banwa. Ha? Patarata siyang buog itbagas una sa Klan River. Then, ano rung matabo sa taga banwa itbanga? Banganhon. No? May una uman nga lima kabilog, no? Nga gintawan its special permit. We are very much concerned about our environment. We are very much concerned to our Aklan River. Why? First, raya nga mga quarry operators, nagapakagumuban wa. Rung sa tunga, nga dapat naton buon o i-remove o i-excavate. Agud, magkaroon it's so-called pre-flow itubi. Raya nga ginatawag banwa nga mga sand sandbars kira. Mayuna nga may mga debris sa tunga nga makabig naton nga obstruction. No? Nga nag-obstruct kung pre-flow it water,
paagto banwa, iasatod kira ka banwat kalibo sa Bacau Norte. Ngalaya ro nagaimpid kong dayagan itupi. And yet, do mga kontraktor, they prefer not nga mag-agto banwa sa tunga agbuon daya kira nga mga obstruction. Instead, nagapakayumusan da, ginabuon ang darumbaga sa kilid mismo it riverbank. Isipa ba ninyo? Kung sa masig kakilid, magbuo itbagas, raya karang mga quarry operators. Imagine mo, 10,000 cubic meters. Ano rin matabo sa riverbank? See? Ano rin matabo? Can you imagine that? No? Nga kung iya ka sa kilid, mabuo itbagas, iya ka, ano nga itawag ko nito, nga nagakuan? Gabako? Ano nga itawag ka ron? Nga nagabu, ha? Bako? Iya, di karon ka sa kilid. Kung di karon ka sa kilid magbuog, may tendency nga magkaroon it massive erosion sa riverbank. At kung magkaroon it massive soil erosion sa riverbank, abu karaban warong dalihon. Si abu karang dalihon, pati rugin put up na ton nga riverbank. Raya karang revetment wall. O raya karang revetment wall. O river wall yung ginatawag. Maubos na banwa. Kung hindi naton i-implement properly wrong layi naton sa pag-quarry sa aton kirang Aklan River. Mabugtaw lang kita one day kung magbaha-baha sa Aklan. Tanawa ba ninyo magbaha-baha sa banga? Kung pilang kilometro ginakaon sa riverbank? See? Because kurundaya karang makaguguoy natong kahimtangan. Ti, sinuban wa. Rumay puwersa kara, rumay limog nga maghambay ka ng saya ninyong ginaubra. Nahadlok ro bangan hon. Mga opisyal sa banot bangan, nahadlok mo. Hindi ka na maghambay. How many times? No. Naging tawga natin kara si mayor, si vice mayor, mga SB member. But they prefer not to answer our question. No, they prefer to keep their mouth shut and give no comments on this particular issue nga ginadaga naton sa kahanginan banwa. Walang kinikilingan, walang takot at higit sa lahat, patas sa pamamahayag. Weighed and balanced news and opinion. Weighed and balanced news and opinion. This is Aksyon sa Energy. Now, basi bamba yung iba, katodong check, grabe ka man magkomentaryo. Ti, realidad daw. Bag-o nga tapos sa banga, sa bakan, no? Nga krasada, kabu-abu uman nga krak. Minatood na bukon. Minatood. Te, ano rong reason ka to dong che? Ano rong factor? Hamat-abu uman nga krak. Ano yung gusto nga bagon? After 6 months yung man, aton yung man wasko no krasada, simintuhon to amat-uman. Daya rin yung gusto nga bagon. Ha? Daya itong gusto nga bagon, wasko no tauman. Hindi tauman pagbutangan, itriplectorize sign ni Jess. Warning device. Gusto to man, may mamatay man, una rin ko sa bakan. Dayar, hindi tabanwa pagtugutan. Hindi tara pagtugutan. That is ay ginabantayan tara Provincial Engineering Office, Akenro, raya karanga Task Force Kalikasan, Susmaria Kagusip. Palanggaon man natin doon niya Provincial Akan. Hindi tara itao sa rato nga mga pilang bilog ka mga tao nga may mga personal nga interes sa akyan na. Aksyon sa Energy! Dahil mangintang uoy ka na banwaro masunod ngayon nilasyon, to tell you frankly, singka kakita nga, ro ato niya bagas sa Isaklan, ginadaga sa Iloilo. Rung bagas nato niya sa Aklan, ginadaga sa Rojas. No? Ginadigusyo naton, samantalang ro aton bagay, at ano ba naton? Ano matabo ka aton in the next 5 to 10 years in Aklan? Ano naman matabo? To tell you frankly, hopefully nagapamati makon si Mayor Maming. Nagapamati makon si Vice Mayor Redison. Nagapamati katong dosang gunang bayan. Wrong sumuhod sa kaban itbanwa itbanga for the year 2021 nakasayod ba kamo? Kung pila rong share itbanot banga sa gravel ansan, only 600,000 pesos. Uwangan ni banwa nag-abot it 1 million. Tanawa ba ninyo? Uwa nga ni nag-abot it 1 million. Isipa ba?
Rong 1 cubic is 27 pesos. Okay. Rong 10 cubic, 10,000 cubic, rin ginabayaran ko sa provincial government is 270,000 pesos. 270, ha? Rong IBC, kung nagtaliwan niya dagon, kabo-abo, pilang thousand of cubic siya buo ina. No? Pilang thousand of thousand yun man. Ano natabo sa IBC? Nga gintambak sa airport? Uwa nga ni nagbuo banwa it permit. Ulihi nga mang, tagin radyo namon, di ka to nagbuo, di ka to nagubang no taga IBC. Nga bumayag it almost 500,000 pesos, close to 1 million. Haman, because ginradyo mo. Di ka to na muna kita nga, wrong IBC, siging binuo itpagtambak, bagas. Sa Aklan River sa Banga, ginadaga sa airport pagpagtambak, nga uwa gali gabayad sa provincial government. Batas ang may tagibusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. See, imagine mong pagloko ka to sa probinsya at Aklan kung dahil kandiyag ko ang mga contractors. Imagine mo. Tarawa ba ninyo? Okay. Haraguman, doon kahimtangan sa barangay Ugsod. Ginguba, Ricardo Corsada, ginpabayan, na? Nag-ugan-ugan kung mga nagtaliwan ng mga inadlaw, makaroon pwede mong sungkaan. Pwede mong tanuman. No? Rodaya ka ng Corsada sa Ugsod. See? Imagine mo, makaroon pa nga paobra for how many years nga nagabinipisyo ng mga contractors, mga quarry operators, provincial government, and yet makaroon yung tawi hataw inanda itiempo. Ag oras, no? Nga waskon, rondaya karang Ugsod Provincial Road. Nga ginapasiminto, makon, kabay pa, kung sino man o contractor, kara or subcontractor, trabahuhan ninyo itmayad. No? Trabahuhan ninyo itmayad. Because dong kredito karon kinyuman ng mga contractors. Hindi man magturo kredito kung kay Chien Delibli. Because Chien Delibli, bukol man it subcontractor, bukol man it contractor. Siin magturong kredito, kredito, kundi kinyuman nga nag-ubra. That is why, nag-a-appel kami na miama ninyo rin yung karang trabaho. Sundaman ninyo rong tama nga proseso. No? Sa pag-implementar it project, una sa may barangay Ugsod, sa Banwa it Banga. Batas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Oras sa Pilipinas, 6 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 12. Nakatutok ka mo sa programang Aksyon sa Energy. Babalik rong Aksyon sa Energy pagkatapos siya magdekar ng mga importanteng mga panamdam. Stay tuned. Aksyon sa Energy. Life Extension Vitamin D3. Ano ang stroke? Ito ay isang medical emergency. Meron itong dalawang klase, ang ischemic at hemorrhagic. Ang mababang vitamin D level sa dugo ay nagpapataas pala ng panganib na maka-experience ng stroke ang isang tao. That is the reason why patuloy namin kayong hinihikayat na uminom ng Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended din ito ng mga medical doctors. Gawa ng isang prestigious company na Life Extension Foundation sa Florida, USA. Always remember, dapat uminom araw-araw ng Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Philippines may offer na libre pero de kalidad na medical check-up for your convenience and saving. Kasama ang aming mga medical doctors na magbibigay ng libreng reseta, prescription at konsultasyon for prevention and intervention sa anumang mga sakit. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Sinipilyar, imaw masarigan. Banwa'y panga, anang kinatawhan. Nagbaho sa sugod, itindahan. O, Engineer Rogini, Odric Villar. Nagtinguha para umasenso. Chief Engineer, imaw rat barko. Handom na do progreso, ipanga. O, himuon ni Rogini para kinyo. O, Chief Engineer Rogini Villar. Oh, oh. Chief Engineer Rogini, may handom kinyo. Chief Engineer Rogini, para kinyo. Chief Engineer Rogini Odric Villar. Kadalagan ko, kadalagan natong tanan. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw? Ganon? Introducing
Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolanja Supermart, BMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drug stores in your location. Ang sustansya ng fruits and vegetables na kailangan ng buong pamilya nasa juice drink na rin. Sa SJ5 Supreme. Ang SJ5 Supreme ay 10-in-1 nutritious drink. Taglay ang anim na masusustansyang prutas na may iba't ibang benepisyo sa katawan. Meron din itong moringa, carrots at stevia. Mayaman sa vitamins A, C and E na nagpapalakas ng immune system. Nagtatanggal ng toxins. Nakakatulong para maiwasan ang sakit na cancer. SJ5 Supreme. Pinapababa nito ang blood pressure at cholesterol level at tsansa ng atake sa puso. SJ5 Supreme. Fruits and vegetables. Powdered drink juice. Mga tamad, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos. Nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Proverbs 6:6-9 MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Mga kakombra, panalo ka! Padayon, rubugas, ayuda! Balik bugas, promo lang kita! Sa Allen Smart at Allen Merchandising, kamu mangombra! Ang may raffle ticket promo ka na! Dag-anin nyo, bugas, 40 kasako, dagdag ayuda sa lamesa! Raffle promo namon kinyo, kumo suki kamo! Sa Allen Merchandising at Allen Smart, buenas ka! Kapinro imong baraka! Shop now at Allen Merchandising at Allen Smart. Masadya ini kag dako nga swerte kay ang bugas libre. Sa gihapon sa mga suki, abante na. 40 kasako nga bugas, winner ka. Sa Allen Merchandising at Allen Smart, nagapanubo kami. Kumukamo pinagabi. Pre DTI Fair Trade Permit Number RVI-AKL-01-002, Series of 2022. Ito na ang mga bagong kwentong inspirasyon. Hatin ng Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Elena Juan po ng Sipokot. Hoy, si Ma'am Elena ng Sipokot Kamarinisura. Diba meron kayong problema na hyperhidrosis, yung sobrang pagpapawis, Ma'am? Tama po ba? Opo, sir. Thank you. Salamat talaga. Yan ang problema ko. Pag nagtatrabaho ako, ang pawis ko sobra-sobra talaga. Ma'am, yan yan. Pag sobra ng pawis, sumasakit na ang ulo ko at nahigab na ako ng higab. Basta masama na ang pakiramdam ko. Tapos, nung sinubukan ko itong rice coffee, ayan, napaganda na. At saka, yung tugo ko, dati 160, 170, 180. Nung nagpabaksin ako, thanks God, 120 over 80. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo dahil sa iyo at sa rice coffee. Ang sarap pakinggan ng mga kwentong kagalingan, lalo na ngayong maraming hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran. Yan ang kwentong inspirasyon. Hatid ng Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Pahisayod sa tanan ng mga negosyante ang pumuyo at banwang kalibo. Rotisorero Municipalit Kalibo, Ray Villaruel, ay gapahisayod sa tanan ng mga negosyante sa Banwad Kalibo. Ngaro pag binagairan it business tax sa unang kwarter dayang dagon 2022, ay ginpagawig o gintawan it extension halin sa petsa 20 it Pebrero hasta petsa 31 it Marso 2022 ngawa it pinalidad. Daya ay angod sa ordinansa ko LGU Kalibo numero 2022-056. Para sa kasayuran ni tanan, ro quarterly deadline itpagbinagayran sa business tax ay ro mga masunod. Ikaywang quarter, petsa 20 Abril 2022. Ikatlong quarter, petsa 20 Hulyo 2022. Agro ikap at na quarter ay sa petsa 20 Oktubre 2022. Ginapahisayod man sa atong mga pumuyo ng Real Property Tax Division ay padayon nga nagabaton it advance payment sa buwis, itugta, building, at makinarya.
Sa gihapon, may ginataong 20% ng diskwento kung gabayad in advance para sa dagun 2023. Rude deadline kara sa pagbayad ay hasta pecha 30 it Desyembre 2022. Yakip man kararo mga delinkuwente ng mga tag-anay at mga propriedad ay ginapangabay man ng bayaran duan ng buwis para hindi gun mag-abo do pinalidad at interes. Ginauman-uman, ginapangabaygid nga magbayad bago umabot ro nakatagan nga deadline it pagbayad para malikawan ro dugang nga penalidad. Para sa dugang kasayuran, magtawag lang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran ag sa numero 268-1706 para sa buwis, itugta, building ag makinarya. Bukas ro amon nga opisina halinit Lunes hasta Biyernes alas 9 hasta alas 4-8 hapon. Abo gid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta porta sa atong banwang kalibo. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Yung kape, mula nung umiinom ako, kasi insomnia ako eh, di ako makatulog. Pero nung umiinom ako, nakakatulog na akong maigi kahit tanghali. Ang bisa-bisa talaga na ang kape ninyo, Doc. Mixed steam coffee, nakakatanggal siya ng antok at nagiging cleansing kasi araw-araw na akong dudumi. Hindi katulad dati na every 3 days, 4 days, bago ako magdumi. Yung mixed steam coffee, napaka-effective po niya. In the whole deep full energy po, effective yung product. Ang ating kape, ang Mixten Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Kalibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Kalibo, malapit sa Western Transport Terminal sa Roja City, Capiz, sa Alvar Compound, Kilometer 1, National Highway, Barangay 11. Bangga! Relaxing resort ba ang hanap mo? Hey, enjoy ang weekend sa Hawili Blue Starfish Resort. Bukod sa pool, meron ding bar and billiard hall. Halos kumpleto na ang amenities ng resort na ito na by the beach pa. Perfect din sa sunrise viewing, kaya kung relaxation at recreation ang hanap mo, pack your things at arat na sa Hawili Blue Starfish Resort sa Tangalan. Para sa karagdagang katanungan, tumawag lang 0947-662-4574. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kang malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Ginapalumok ang panit. Ginapahamis ang kutis para sa feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty. Affordable price. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Santon Plus Herbal Capsule. Odessa, Anasan, Taga-Iganyan. Born kang bata ko nga may bukol tanan sa nabaga. Pag nag-take ako ng Santon Plus Herbal Capsule. After 2 weeks, nagpupos ang Santon Plus. Plus, kag Pure C Vitamin C. Epektibo! Santon Plus! Santon Plus Herbal Soap. Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko. Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. GTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso. Waka compounds. Ganagapanupo sang level sang imo blood sugar. GTX 500 nagkatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. GTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag GTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500 D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Southern Gold Coffee Mix. Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo. Southern Gold Coffee Mix. Walang kinikilingan. Walang takot at higit sa lahat. Patas sa pamamahayag. Weighed and balanced news and opinion. Weighed and balanced news and opinions. This is Aksyon sa Energy. Kasimanwang check. Indelible. Aksyon sa Energy. Aksyon sa Energy. We'll be right back.
Bali kita ba na sa atong kira nga pag-ililiba sa programang Action sa Energy. We have 17 minutes. After 12 o'clock in the afternoon, nakatutok gihapon kamo sa programang Action sa Energy. Action sa Energy! Standby kamo mag-count kira kong tradlaw. Paningwaan natin banwa si dating SB member ag acting mayor ita Banwa Kirat Malay. Si Honorable Abram Nunong Swalog. Action sa Energy! Kurudaya Banwa Kirang posisyon ita Banwa Kira Itmalay. Angot sa Rundaya Banwa Kirang creation kung Boracay Island Development Authority. At the same time, Rundaya Kira Banwa nga operation ita mga kasino sa tatlo karang ka mga resort as well as uday karang plano San Miguel nga maga put up bano ita raya karang tulay nga maga link o maga connect sa mainland Malay Aklan pagto kara sa may isla it Boracay. Kamusta hon taban kay dating SB member ang acting mayor kung bano it Malay rong pagbalik baka rin turismo sa Boracay. Gradually, nagasinaka, magkaroon doon numerot mga foreign and local or domestic tourists na nag-aagto sa Boracay, especially magkaroon karabanwang summer season. Kasi manwang check, indelible, action, sanbay ka mga kay dating mayor kung Banwa Itapmalay, dating Mayor Abram Swalo. Good afternoon kay Ma'am Maria Lini Ribito Imahe. Good morning, Kasche. God bless and stay safe always. Thank you, good Ma'am Marini. Maria Lini Ribito Imahe, ina sa Amerika. I mean, good afternoon, Kasche. Thank you, good Ma'am. Nini Erma Kisote Ripas Nasyon. Good afternoon, Che. Masadya na unga, nabatian kay woman. Thank you, good. Sa unga ni Nini Erma, no? Kay Mr. na ina sa Royal Supermart. Kay Jocelyn de la Cruz Amarilla. Good noon, Sir Che. Jocelyn de la Cruz Amarilla, saka maghugag, saka maghugag kung abo gon naggugutaw dahil sa baha. Kay Toto Aljon Francisco ina sa Libacaw, good noon Sir Che, thank you good. Kay Ma'am Teresa Rabia Oro, good afternoon Che, God bless and keep safe, thank you good Ma'am Teresa ina sa Vancouver, Canada. Kay paring Ariel Agustin, good noon paring Che, thank you good pa rin sa Ibahay. Shout out sa Agustin Agkulangoy family sa Aquino, Ibahay, thank you and more power. Kay Rowena Ibanez, kay Nini Rowena sa akong classmate, ina sa United Arab Emirates, watching from UAA. Kay Mami Cha Morato, retired police captain, Mami Cha Morato, good afternoon kay Todo Che. Thank you, good Mami. Agit na kay Daddy Isot, Morato, Aguinero family, good afternoon. Kay Norilyn Gregorio, I'm watching sir, good job. Norilyn Gregorio, thank you, good very much. Johnson de la Cruz, chikita mo una unman ginabua, rumbagas, sa suba, itbanga, pero anda mismo karsada, hindi nanda maayos. This is true. No? Marso rin si 14 sa Kingdom of Saudi Arabia. Good noon, Sir Che. Watching live. Edwin Sugilon, Sugilon. Good job, Sir Che. Pati sa Ibahay, la action. Namumuno. Yung sobra puro pangako lang. Namumuno na politiko. Okay. Thank you very much kay Edwin Sugilon sa Ibahay. Pati sa Ibahay, aksyonan. Yung suba. Puro pangako. Namumuno. Puro lang palpak lang. Elkin Nabas, watching from Kalibo Public Market. Thank you, Gid. Ma'am Elki, no? Nabas, ina sa Kalibo Public Market. Ricky Bartulata, good noon, Sir Che. Kanami, Gid, riimo nga programa. Ngani, riimo listener, nagasunod kimo bisan siin ka nga radio station kung uwa, kasir uwa, itkasayon sa pumuyong akanon sa gakadabo sa ato niya probinsya. Ag sa kasubaan naton saludo ako kimo sir, God bless sir. Kay Vince Imahe, good noon, Kasche, have a good day. Kay Yudes, kayo alohado, hello, good morning Cass, thank you Gid. Kay Bobby Masangya Jr., good noon kasi manong Che. Shoutout una sa kalachuchi kay Myla Masangya. Ma'am, thank you, Mamayla Masangya, thank you Gid very much. Sir Bobby, thank you. Bayolini Prado Judosyo, thank you Gid. Ma'am Bayolini Judosyo family. Johnson de la Cruz, thank you Gid very much sina sa Barangay Briones. Iba na ito yung mga messages kay Juliana Trinidad, good noon Uncle Che, iyaguman kami ni Tatay Uwi Trinidad sa Banong Leson, nagapinamati kimo call, thank you Gid, ampun Uwi, salamat Gid sa pagpinamati. Kay Roland Crisostomo,
Kasye, great woman, si Kagawad Rafael Jun Crisostomo, Junior at sa stop it dyan, Anelpa, Talabahan, sa Tambak ni Washington at Crisostomo family, sa sityo Malugo, poblasyon ni Washington, Aklan. Manong Archie Nabara, Toto Prislor Guarino, Sir Pauls Beltran, thank you very much sa pag-view sa ating kirang programa Makount Live sa Energy FM 107 Kalibo. Action sa Energy! Good afternoon, Galina, kay dating barangay captain na Timmy Dilasina, no? Nga nagkatutok katon makaon yung mga pangorosan ko, basgog-basgog ko na nagkarang monitoring ina sa poblasyon Makato Aklan kay Ma'am Nerly Dilasina, current SB member at Makato, agma naman na sa St. Jude Hospital, sa gamatin niya abo, kay Toto Carlo Anselmo Ligaspi Opay, ina sa kay Toto Ninyo, no? Toto Ninyo, thank you, Gid Andrade, ag sa bilog na staff kung Panay Healthcare nga nakatutok katon makaroon karang mga pangorason. Batas ang may tagibusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. And then nakatutok man katon makaroon karang mga pangorason, no? Ina kuno sa Bulig Center ni Ma'am Jessica Panambo, happy monitoring. Nakatutok man katon makaroon si SB member Johnny Rintilio, no? Konsyal, thank you very much, no? SB Johnny Rintilio Itbanga. Good afternoon man, ina kay nung ulot, no? Nung ulot Chudosyo, no? Rong bodyguard ni Aklan Congressman Carlito Marquez ag sa bilog nga staff kunot Aklan Congressional District Office nga nagapinamati sa aton kirang programa makaroon kirang utro adlaw. Action sa Energy. Iya makaroon sa aton kirang apiak nga ninyang komunikasyon si dating mayor kung Banwa Itmalay, si Abraham Swalog, tawag ko na binakon da si Nung Nonong, no? Because may mga issue ang kitabanwa nga gustong iplaten, no? Una, rundaya karang issue about Boracay Island Development Authority in which nakapinding makarundong bill, no? Una kara sa lower house ag sa upper house, no? Rong House of Senate ag House of Senate and House of Representatives, no? In which kagabanan sa atong mga lawmakers are in favor, no? Nga rundaya karang Boracay ipaidagom imaw sa pagmanihar it isayang ka-authority sa idagom it national government para nga ni kuno matutukan it mayad rondaya karang Boracay nga ginakabig nga crown jewel it aton karang nasyon it Pilipinas. Batas ang may tagibusong pagpanerbisyo publiko. And then sa bilog na itong issue banwa nga i-iron out makaroon karang otro adlaw because nagakandidato man si Nung Nonong ara si dating Mayor Abraham Swalog bilang Vice Mayor, gusto tamang ipangutana ka na, no? Rundaya banwa nga rundaya karang plano it San Miguel Corporation, no? Nga butangan itulay rong mainland nga magakonek sa mainland Malay Aklan to the island of Boracay. And another one, raya banwa nga plano makaron, no? Plano makaron, ginaopunihan nga ito simbahan da, ginaopunihan ito pilang ka mga sektor gobyerno, raya nga pag-put up, reportedly, it casino sa Islat Boracay. Yan ako sa line number 3, former Malay Mayor Nonong Swalog. Sir, good afternoon. Welcome sa programang Action sa Energy. Good afternoon, Che. Good afternoon sa tanan nga magpamati sa imong programa. Okay. Mayor Makaron, nagapailik ikaw Vice Mayor, no? Gadagagan ikaw Vice Mayor sa Malay? Oo, Che. Vice Mayor. Vice Mayor, okay. Tatagwang Malay. Okay. Okay. Sir, gusto ang lamon masayra, no? Gusto malamon masayra, di imong personal view relative sa rodayakirang house bill in which this would create an authority that will manage and oversee the operation of the island of Boracay, no? Gusto namon masayran kung ano rin imong posisyon kara. Ikaw ba affirmative or negative sa rundaya karang proposal sa pag-ubra at Boracay Island Development Authority? Roon naka-pending abi makaroon siya sa Congress. Actually, napubrahan niya mo sa lower house. Okay. Pero sa Senate, ay wapa. Wapa, okay. Pro Bida GOCC. Oo, hay ro GOCC nga ra siya, medyo kwan yung gitman. Malisod-lisod ra ay saklaw abit tarantaran do authority sa isla. Oo. Aga, kasi kakatawin man kita nga may local government code. Oo. Nga ag may autonomiya ro kada lugar, kada banwa in particular. Oo. Ay ro authority gin propose ra it pag closure it Boracay tungod ngayon sa kapabayaan ba it LGU man ka to. Mm-mm-mm.
ay more nga doon do kunta doon andang gin buhos para kunta ma tipigan doon do isla ay gani nagadepende kunta ra sa mga LGU official kung responsable ba sa anda check kunta sa pagtipig ita especially sa environmental protection. Oo. Ay hindi gani kunta kinangan do bida. Bida. Kung medyo magabuyot sa LGU. Nahadugduman man lang ito, national government, kung nakita nanda nga real GU, hay wa man nga function ito, eksaktoon ba nga? Agwagid ba nga ito, waga implementar ito ng national laws, pati nandun sa local, eh, kawabo man itong local ordinance. In other words, Mayor, nga gina-attribute na ito nung failure at Boracay in terms of its environment aspect sa aton karang local government unit, no? Pag inambang abin natin pro local government unit dung banwa it malay provincial government, is this what you mean, Mayor Swalog, sir? Doon the roots ka to, che. Doon the basic ko naman gin-propose na yung bill. Okay. Sa part ba na kung bida, lima, authority, mao, ay, kung imong tanawon to kabilugan it bill nga ra, abo matabintaha kung tache, tawon, okay. Roma infrastructure, national Roma funding. Pundo, okay. Oo, hindi, wala problema kung ta ay agudro ibang pundot local ma-divert sa ibang project kung ta. That's right, oo. Oo, ang so sa bilog pa kung importante yun ay kung may authority ay bay, pati ro land titling nga ra. Oo, intrahangid. Hindi, mas madali ron ma-process yun kung may authority kung ta. Ay, o galing, kung bida ang GOCC, mao eh, medyo abo-abo abing makwan, especially dito sa mga local taxes nga rin, medyo mapiktuhan gito ba at malay. Pero kung ano andang sharing ka ra, Mayor? Are you privy sa Rondaya karang bida? In terms of taxes nga na-generate ita Boracay, ano rin pag share ka ra, paghuhay-huhay? Actually, ginbasa ko ro draft ka to, kasa naging final proposed bill mo sa lower house. What naka-specify, Che, nga kwan, nga sharing? The local government unit. Oh, in other words, isaypon gitatanan it aton nga kwan, national government, through bida. According ito sa provision ay sa bida tanan ni Magto. Bahala lang galing ro bida ro balik tao sa LGU. Okay. Ay, malisod. Pero wa naka-specify, Mayor, wa naka-specify, Mayor, kung pilang percent tumaagto sa local government unit? Wagit na nakita ito, Che, sa proposed bill. Wagit na kapitang ito. So, yung medyo mabutlay ka rin ay, wabi naka-specify, what specific nga sharing ito sa, kwan, sa proposed bill. Okay. Ribang provision ay, nakagita, tanan kita, kabilogan in general, ay umubos kita ng authority at LGU. So meaning you are not in favor sa Rondaya karang creation it bida sa Boracay, Mayor Swalog, sir? Bukon man not kita, necessarily nga aga-against ka, okay? Bukon man, rato man lang sa GOCC nga to, may mga provision ito nga medyo, na, kumbaga, medyo apektado may do GO ya. Have you been invited before, Mayor, sa committee hearing sa lower house? Na-invitahan ka mo una? Unfortunately, Che, wagit ako maimbitahe ka to eh. Wala nabi kita sa kwan. Susun yun man. Wagit ako ka to na maimbitahe ko sa mga hearing. Pero, rato na lang kung takaroon, ako nga nga to matangstand. Basta hindi nga masaklaw tanan do authority at LGU. Okay, mataroon kung national magbulig kita sa Boracay. They will work hand in hand at LGU. May mga specific mga provision nga daya ay anak LGU authority, daya ang namatat nasyonal, mamoron baga Che. Pero Mayor, I have heard before that your name has been considered nga sambilog ka sa inugbutang kunta una sa bida nga mag-manage ko Boracay. Is it true? Batian ko Che, batian ko man. Okay. May mga recommendation na sa mga business sector ka to nga ako nga na-recommend ang ring chairman. Man ako nagsin, nagkwan ay depende kung maprubahan yung ibang dubida. So paano ra, Mayor? Paano ra, Mayor, kung mahingabot na makaroon? May oras pa, Mayor, nga maprubahan ng Presidente Duterte?
O wagot aron siya. Wagot oras, no? Wagot oras yun. Oo, wagot oras. Oo, hindi okay. Ko nababagohan. Okay. Pananglitan mayor, pinanglitan mayor, no? Ikaw rin dumaog na vice mayor sa Banwa Itmalay. Ag i-revive ng Dondekram plano sa creation at bida. Ano rin imong manging concrete stand on this? Oh, depende siya sa anda nga proposed bill. Okay. Oh, depende so, sa lang yung proposed nun da. Kung GOCC, siya, medyo ako bukong itabon. Bukong tabon. Okay. So, ano rin mong bag-uhon, Karun Mayor? Ano rin mong bag-uhon? Ro, may version nga ba ito nga authority at imaw. Okay. Oo, rato bukon kung bagay acceptable ato sa kabuan siguro kung dator gin-push nanda. Okay. Oo, unlike kung sa GCC, abogit ang hindi. Abogit ang hindi. Oo, abogit ang hindi. Aghagos majority kung malay nun, matsa are not in favor to this eh. Mayor? Oo. Tama ron. Okay. Another one, Mayor, sa bilog sa mga controversial issues ina sa Boracay is about the operation it casino, no? As a matter of fact, mainautangani man yung mga resort nga nag-operate it casino sa Boracay. But this is exclusive gamang sa mga foreigners, no? Mga local natin, are not allowed, no? To enter the casinos, no? Pero may ginaplano, Macon, Mayor. I think may ginaplano, Macon, niya may mabaho nga magsugod niya casino sa Boracay. This is true, Mayor? Matandaan ko siya, pero pinakaulihin nga itong endorse at naaprubahan AB Leisure. Dato okay. Rin pinakaulihin nga aprubahan at may mga existing taon-taon dati pa ta. Ginaprubahan, gin-endorse it sa Gunayang Bayan, Mayor? Oo, na-endorse it sa Gunayang Bayan. Kabuhay ka siya, iba nga ito, matsa okay. Daywa o tatlo o previous. Ha-aprubahan man do dati? Ang mga previous dati, aprubahan man? Last nga to nga okay. Na pag-vice mayor na ako, last nga gin-aprubahan na at AB Leisure. Okay. Wapato ma-implement man. Amon ganit ka to siya nga gin-kwanyo ta nga dato pinaka-last wagon it magsugod. Hindi ko mag-entertain it bagong application. Okay. Kasi nga niya ako nila magdugang kasi no, tama ko doon. Restriction by implement yung mga iwagit it local nga maghampang. Maghampang, okay. Para yung hindi masok mga foreign players at yung mga. May safeguard yung mga sa naghampang sa casino. Ano mayor nag-operate yun kara? Sa inyong gin-aprobahan, gin-endorse nito sa Gunayang Bayan? Dati, pero daywa na to, ana it mobile pick, Rusan Bilog. Okay. Rusan Bilog, ana it Paradise Garden hingan to agana it fairways and blue waters. Wapat bukong pakot vice mayor karon siya ay na-approve ta rin tatlo. Okay. Okay. Approve ta tatlo ngaron. Okay. Pero puro exclusive run tanan sa foreign players sa mga foreigners sa tao. Hindi ta pwede makasugod mga hindi locals kasi. Local. Kasi ginausuyan ikaw mayor it ano ngayon passport ba yon? Or visa? Passport Agro ID tanan na identification card ni mo ginausoy. Oo. Ginausoy gi kimo para bago ka i-allow it security nga magsugod. Security ho. Okay. Let's go mayo to the issue about sa Rondayak karang plano no. Proposal anyway, proposal pang manda. Nga butangan itulay rong mainland patabok una sa Boracay. What is your stand on this, Mayor? Doon siya, dapat istudyuhan yung datmaya doon eh. Roo ko nabi karahe, rumapiktuhan eh, boatman naton, mga porter, do mga tricycle or A-trike drivers. Abong ma-displace, no? Abong ma-displace. Okay. May mga disbintaha, may bintaha matakunta. Kung tulay, kung imong tibangon doon, may mga bintaha, disbintaha. Kung may tulay, abi siya ay all weather rin kita. Yeah. Bisa na signal ng number 3, pwede correct, ta katabo. Correct. For security reason man, kung may tulay, tama mas man. Madali makontrol. Tama man, sakto man. Madali mo makontrol. Agro, pag-dispose natin it, logistic, abi, agro garbage, madali. Mas madali. Madali, correct. Pero linya it, tubig, ag linya it, electric, mas madali. Mas madali, correct. Wow, hindi mo magsamad. Correct. On the other hand, ang problema natin, paalin ng mga ma-displace ka na it, trabaho. Pakaiwa, paano ro, pagiging island kun may tulay. May tulay. Oo, din man doon mga ginapat iba. Nga na, istudyuhan ko may doon. Say, ako wapagot stand gid nga. Kung mintas tanto nga, hindi, masolusyonan do, mapiktuhan nga rahe, hindi ako, abokon ako pabor. Pero kung may solusyon saan tayo i-offer ka ron, nga hindi mapiktuhan na yung mga
mga ma-displace ay pwedeng istoryahan. Okay. Mayor, no, makaon abi wa it kwani. Wa makaron it full pledge nga nagabuyot sa Katiklan GT Port agagban GT Port, no. Although may gin-assign ina karon si Governor Jovin Miraflores si Attorney Silvin Iberita, but he is not performing well, no, sa aton karang operation Katiklan GT Port. If ever mayor, no, if ever nga magdaog ikaw vice mayor, kung sinuman pa ng litan dong magdaog ang gobernador iya sa Aklan, ano rin yung mangin set up kara sa operation it Katiklan GT Port? Kasi kabaabu ko ta mayor nga reklamo eh. Kabaabu ko ta mayor nga reklamo nga taga-Aklan, maskin ka pakita kot ID, hindi ka bihapon pagpasudlon, may ina nga mga, may mga nagasugod sa Boracay nga dubli-dubli nga ginasukot pero at ginapresentar nga cash ticket agwa ginapresentar nga official receipt, no, ginasukot siya mga kwarta, no. Pananglitan niya ikaw ro magdaog bilang vice mayor, ano rin mong mangin tikang kara para nga ni tanan nga nagasugod sa Boracay ma-account na ton tanan mayor ag magasugod sa kabanit gobyerno rong pagakitaon it kagban ag Katiklan GT Port, vice mayor Swalog sir. Dapat karon siya ay pungkuan kita ko taron it kung sino man do administrator, no, sa GT Port. Okay. Ay kababong problema. Kababong problema, kababong, so, my goodness. Pagsugod ya gini mo ro ma requirement sa mga identification card. Oo. Kung naman gani taga Boracay ka na. Hindi ka magpasudlon. Di ba? Taga Boracay ka. Sus ka sakit-sakit. May una man karon siya kung naman ka taga-Aklan ka, hindi ka man kasugod. Kasugod. Na, Masa kung ba kita na isolate, masa turista man ta kita, dapat kung taon do, within Aklan province ta, may mga privilege mga tao ka ta. Simply ka ta ro gina-require da. Yan yan, sa bilo nga, di man na-require. I-simplify ang mga mayor, the requirements? Okay. Ay rin dapat, hey, pag vice mayor naman ka to, itatawag naman ka to ro administrator, report administrator. Okay. Pero yung ganyan, mga ginareklamo, may sagkiring adjustment ka to, may sagkiring removal solution, pero kuwang gyapon, che, abo kita, dapat i-simplify yung ginaro. That's right, that's right, that's right. Oo. Oo. Ay, pwede nga nang kontak ko nga, sangka kwan yang hay una undo ticket una utang tanan ba kompleto ang sugod ka lang hindi ka mo may mapila ka sa ticket mapila ka sa entrance mapila abong pilahan na di mapila ka pa ito man sa mga pagpambot another kwan man ito listaw man ay do yon nagapa delay tanan it kwan ba correct may iwasan kun ta ro abong pilahan dapat sa bilugang centralized yang ito tanan-tanan yon pag issue pag check ikwan ticket anat pambot ito man sa bilog ng pilahan ng diretso ba yung una yon. Have there a chance mayor nga nakapungko ka mo ni Governor Jovin Miraflores kag nakasuggest nga kung pwede ibutang lang anay nga administrator it Malay it Burak it Katiklan aga kagban taga Boracay lang anay o taga Malay lang anay native of Malay. Ako may mga propose ka to. Okay. Oh, pero wagin pa top after ni Ben na hiwa on dayon man. Okay. Nagawa nga ni kita si Attorney Barita rin ginbutang una eh, no? Oo. Pero kung mag full time si Attorney Barita, mas mayan takunta. Mas mayan takunta. Correct. Tama. Sa iyo problema. Mas madali imaw kunta karon mag-taot solusyon ay madali sa deo si Attorney Barita. Correct. Siyempre, nagdayway Attorney Barita ang trabaho. Hindi na matutukan hindi sa... Iyabi mo yung permis sa Kapitol eh. Most of the time, iyat mo sa Kapitol eh. Watay na sa Katiklan eh. So paano na makita rung minatuntod niya problema na sitwasyon sa Katiklan kung wa man imauna? Di ba? Okay. At least, katimang gumata si Atty. Barita, ibang mga reklamo siya, haksyonan matagin na. Oo. Okay. Magto kita mayor sa basura, no, problema nga at basura ay nasa Islat Boracay, no? I just know kung dong LGU Malay nakabayad yun sa anak rang obligasyon, financial obligation sa ICOS, no? Until now, problema gihapon natong basura sa Boracay. Ano rin yung mga remedyo kara, mayor, pananglitan nga ikaw na magpungko bilang vice alcalde? Kaya na nga siya, ina-interview kay nagkahon mga yaya sa local man. Ay gin-sabit doon yung problema. Kung ako ay una, i-revisit ang aero-contract at ICOS nga ra. Okay. Ay may problema, gina-tara siya. Mga nga gani.
i-review tat may do kontrata. Oo. Ay makaron abi gin pasugtan do nabas arat buruan kay pasugtan nga iya pa sa mga i-dispose na basura. Sus, mga isip. Naga isip ko ba si first class municipality Romalay tapos magbinaton pa kita ibang banwa nga di naton makaya sa basura iya o. Dugalan pa taton. Ay nagdugang pa ron sa atong panay. Tapos na ano ang purpose na karon pero takot agro-rupan siya, ero problema ka nun, gabaho umata ba ka nun sa manok-manok. Nga ni, kuno eh, grabe umata ko nun, tambak-tambak umata. Mag-anil basura na sa alis katiktan hasta gito sa disposal. Oo. Grabe ka uwi yung mga tao. Nga mag-ribay ka, kakaon din, kakaon dritso ay ruhugo ba yung mga itsura o ta. Oo. Ano rin schedule ng Dakara Mayor nga mag-ship out ko basura nga na? O, what's in that one eh? O, what agit, specific nga kwan? Any time of the day ron, ya, pag sa nag-agi. So, true bards ra, Mayor? True bards? Bards nanda? O, bards nga po, okay. Limang bards nga po. Ay, yung problema, galing sa labas ng basura. Oo. May, oo. Halin sa... Ay, maagi ginang sa sarsada, din lang. Oo, oo. Tama, so, kabaho-baho. Doon nga ni Chiro, doon nga ni Chiro, i-revisit na yung kontrata, a good review. Ano dapat may solusyon pag iba ka rin eh. Nga ma-solusyonan doon basura nga rin. Eh, dati ba doon nga buko na at mong problema eh. Doon sa kabubaro rin budget nga ginagastos ka rin. Tanugon. Tanugon, no? Abo pa ang mga social services ka rin doon. Magamitan. Mga correct. Infrastructure kung budget. Okay. Kamusta Macaon Mayor do Boracay? Sana back to normal yung mana. Abo uman Macaon yung mga turista ina nga nagasugod sa isla? Abo makaroon siya, pero mostly local ima o mga foreign tourists ay sa kiri pa yan. So, tomorrow, lo Korean din pa kasuod eh. Sigit na pinasan ng COVID dito. Lo China, wako mang Japan. Okay. So, mostly Americans at sa Europe din. Pero bukong pat mo rin kabo. Pero puno Japan siya, tapos sumabong Pilipino ta, local talo abo. Nag-a-average yung man siguro atong arrival, mga 5,000 a day? More or less more yung mata. Oo, 5,000 abuon man eh. Mm-hmm. Okay. Lastly, Mayor, ano yung gusto ipaabot sa atong yung mga kasimanoy na sa Banuat Malay, in particular sa Maisat Boracay? Dapat lato niya mga kasimanoy ay tanan kita magbuligan para masolbaray natin itong mga problema na ginatubang natin makaroon. Gabi yung sa garbage na dahil problema makaroon na ginatubang at malay nun. Siyempre, do pag-protect government isla, siya, importante. Ay, kung kantiguhan doon local government unit mag-protect sa at pa, di yun kinangang dudida. Di yun atong kinangang national intervention niya. Kung do local executive mayad, ro mga legislative mayad, ag nag-function kita, ag responsable kita sa itong mga trabaho, di yun atong kinangang dudida. Di yun kinangang. So, sa mga pamuyo mata mag-cooperate kung ano rin na implementar ay cooperate tangan para maproteksyonan natin ang isla kung mag-nami dagagan it isla kita mo yung makabinipisyo ka ron gabo turista. Kita na makabinipisyo tayo that's right bukong yan at Boracay bilog nga atlan makabinipisyo correct that's right rin lang siya ang ginahin sa atin nga mga kasilang ayah sa Malay. Okay. Mayor Abraham Swalog sir, thank you very much sa oras ag jimpong aging taon ni mukha kung makaw niya Udradlaw. Thank you, man, Che. Anytime. Thank you, good very much. There you are. Thank you, good. Okay. Batas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. There you are, si former Malay Mayor Abraham Nonong Swalog. Sa aton kinang pagkipag-angot ka na magkaroon kinang otro adlaw. Lagdaga sa aton kinang oras. May kapindos si minutos yun bago mag-abot ng oras. Kaya ita alauna. Aksyon sa energy! Standby ko na magkaroon ka ng Trudlaw, reklamo na banwa kay Puok Barangay Captain Ronald Marte. Ginbastos kuno ni Kapitan Ronald. Ginpakahuyano na yung karang pamilya. Nagpa-blatter sa ating karang kalibo PNP. Standby sa pagbalik ko ng programang Aksyon sa Energy! Matas at may nagpusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa Energy! Sa energy!
Life Extension Vitamin D3. Ano ang psoriasis? Ito ay isang autoimmune skin disease na nagkukos ng mapula at makate na scaly patches sa balat ng isang tao at common ito na makikita sa tuhod, siko, chest, and scalp. Napag-alaman na ang vitamin D, napakaraming maibibigay na iba't ibang health benefits at makakatulong talaga sa pag-treat ng several types of psoriasis. Kaya kung ikaw ay may problema sa psoriasis, mag-Life Extension Vitamin D3 na dahil nagpapahina ito ng pagkalat ng psoriasis. It also flattens yung mga medyo kumakapal na na-affected skin. Tinatanggal din ito ang scale. Also treats nail and scalp psoriasis. At kung vitamin D3 ang pag-uusapan, dito tayo sa subok na ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Pangga, katakam-takam ba na longganisa at osino ang hanap mo? Ito ang dapat na subukan mo at tiyak wala kang pagsisisihan dito. Bumili na sa Invina Meat Products Trading. Subukan ang patok nilang longganisa katulad ng regular, garlic, sliced, spicy at minggoy-minggoy. Napakasarap din ang kanilang tosino. Para sa mga gustong mag-order, mag-text sa tumawag 0950-0999-156 o 0998-639-6730 o bumisita sa kanilang branch sa Dahas, Urbanga, Aklan at Zone 7, Talipapa, Bukid at Zone 6, Manokmanok, Boracay, Malay, Aklan. Kung gusto nyo rin bumili ng seafoods, pork at magpaluto, bisitahin ang Papang Seafoods, Talipapa, Bukid, Zone 6, Manokmanok, Boracay at Invina Meat Shop at Invina Meat Stall. Invina Meat Products Trading is owned and managed by Mr. and Mrs. Clark R. Invina. Kaping nagpapalakas ng katawan at iwas sa iba't ibang karamdaman. Mixed and herbal coffee, herbal at natural. Pag-mixin niya, okay. Namiin sa lawak, sa iyong pamatyag. Namiin mo mga bawir. Nagating uhay kami, makaano sa kwarta. Agod nyo, kamakalo kami sing kape. Ito ko namin, blaw. Si Loretta Solomon, taga Sitio Tonggo. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Ang Mixed and Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Kalibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Kalibo, malapit sa Western Transport Terminal, sa Rojas City, Capiz, sa Alvar Compound, Kilometer 1, National Highway, Barangay 11. Mabibili na rin ang Mixed and Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad o kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV. Para konektado sa maaasahan at apat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan, or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taus-puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Congratulations! Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sekreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus, gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Are you looking for the best place to establish business para sa mga interested investors, businessmen na naghahanap ng commercial lots para sa business expansion? Ang Navas Town Center sa Navas, Aklan ay nag-o-offer ng pinaka-strategic na lugar para sa inyong gustong commercial lots sa napaka-affordable na payment terms na pasok sa inyong budget. Ang Navas Town Center ay nag-o-offer ng monthly amortizations para sa inyong gustong commercial lots. Maaari niyong bisitahin ang Navas Town Center at magkaroon ng free site tripping. To see the place is to believe. Discover what Navas Town Center offers to the public. For inquiries, visit our Facebook page, Navas Town Center, and look for our accredited agents that can assist you. Navas Town Center. Invest one today.
eto na ang mga bagong kwentong inspirasyon. Hatid ng Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Elena Juan po ng Sipukot. Hoy, si Ma'am Elena ng Sipukot, Kamarinisura. Iba meron kayong problema na hyperhidrosis, yung sobrang pagpapawis, ma'am. Tama po ba? Opo, sir. Thank you. Salamat talaga. Yan ang problema ko. Pag nagtatrabaho ako, ang pawis ko sobra-sobra talaga. Ma'am, yan yan. Pag sobra ng pawis, sumasakit na ang ulo ko at nahigab na ako ng higab. Basta masama na ang pakiramdam ko. Tapos, nung sinubukan ko tong rice coffee, ayan, maganda na. At saka, yung dugo ko, dati 160, 170, 180, nung nagpabaksin ako, thanks God, 120 over 80. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo dahil sa iyo at sa rice coffee. Ang sarap pakinggan ng mga kwentong kagalingan, lalo na ngayong maraming hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran. Yan ang kwentong inspirasyon, hatid ng Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Kanjan Water, zero acidic water, alkalized, powerful antioxidant, detoxifying, superior hydration. In Japan, approved medical-grade Kanjan ionized water. We only process healthy, mineralized drinking water for your health as recommended by the World Health Organization and DOH certified. Kanjan water, mineralized alkaline water, and baby water food formula. Change your water, change your life. Sun Spring Alkaline Water Refilling Station. Located at Lobside 1163 A. Mercedes Village, Nubuswang, Calibuaclan. For free delivery, please call 262-8654 or 268-3690 or cell phone number at 0946-957-7780. Call now. Amazing Sun Spring Water, the changing lives. Drinking the right water may help you prevent cancer. Sun Spring Alkaline Water Refilling Station. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya. Vitamin C. Iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Sunfone. Kaya pag Sunfone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. I will always remember. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navarro Food Products at Pacosur, Calibuaclan. Navarro Food Products sells pork longanisa. You shouldn't miss the sumptuous flavors of longanisa such as garlic, sweet and spicy, sliced, footlong and skinless longanisa. They also have chicken-flavored jamonado, sliced jamonado, and skinless jamonado. But wait, there's more! You must also try their best pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpia Shanghai, chicken cordon bleu, and crispy pata. So what are you waiting for? Visit their outlets nearest you at Calibu Public Market, Section Table 37, with mobile number 0921-612-5214, Sila Sorda Street, Calibuaclan, at telephone number 268-3797, Gumamela Street, Banga Aklan, at telephone number 268-7191, Osmeña Avenue, Calibuaclan, beside Land Bank, with mobile number 0939-864-1863, and Main Branch at Bacalsur, Calibuaclan, with telephone number 262-7165 or 272-1083, or you may dial 0999-995-1651. You may also visit their Facebook page, Navarro Food Products Calibo. Basta kalidad, barato ag manami nga frozen foods, uso yun dutatat Navarro. Payo ng Ama. Anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Proverbs 4:20-23, MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered. 24 hours professional care. Local and imported casket. Cremation and full burial services. Port and airport pickup. Domestic and international transfer. U.S. burial flag. Intended for departed men and women of U.S. military veterans, residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo. Licensed embalmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Ross Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-865-5498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatugog ka lang. Life Extension, Vitamin D3. Alam nyo ba kung ano ang Rickets Disease? Ito ay isang kondisyon na nakakaapekto sa bone development ng mga bata. Ang pinaka-common na dahilan ay ang lack of vitamin D or calcium. May isang pag-aaral ng Indiana University School of Medicine. Ang researchers nag-recruit ng mga bata para mabigyan ng bi-weekly injection. Kasama na rin dito ang pag-take ng active vitamin D. Sa 40th week pa lang ng treatment, nakita na ng researchers na 72% ng mga bata ang gumaling sa rickets. Yan ang dahilan kung bakit nire-recommend talaga natin sa inyo ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 Supplement. Dekalidad, potent at concentrated na Vitamin D3 gawa ng isang prestigious company na Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy your life. Walang kinikiligan. Walang takot at higit sa lahat. Patas sa pamamahayag. Weighed and balanced news and opinion. Weighed and balanced news and opinions. This is Aksyon sa Energy. Kasi manwang check. Indelible. Aksyon sa Energy. Aksyon sa Energy. Balik kita ba na sa third part, itatod kirang pag-ililiba sa programang Aksyon sa Energy. Aksyon nagdaga sa atin kirang oras. May kapin 5 minuto siya na nakataliwan. Oras kira ita alas sa alauna. Dali ang tawan tanit ligwan natin kirang mga messages ka. Atin kirang mga viewers. Saling kay paring Alvin Alparo Fernando. Good afternoon paring Che. Stay safe and God bless you always. Haling kay Ricky Bartolata. Sir Che, naka-experience ako una sa GT Port. Naging as ako kung tagasiin ako. Ana pagambay ka kon sir. Good day. Tagadiin ka sir. Ilonggo paro nagapangutana sa Aklaron. Hi Nano Abiron sir. Thank you. Thank you sir and more power. Kay Andro magalit ba si Toto Andro? Good noon, Che. Shoutout iya sa Parula Poblasyon ni Washington. Magalit family, thank you very much sina sa Poblasyon ni Washington, Aklan. Kasimanwang Che, indelible, aksyon sa alin kay Japoy Quintana, good day kas Che. Ag sa mga kasimano iya sa Barangay Tambak, ag sa buong Taiko, Magno, Quintana family. Pwede na ba magpabaligya, magpaliga, it basketball do mga sityo makaroon sa Che? Wala nang problema. As a matter of fact, si may makaroon nga basketball tournament. May event iya sa Aklan. Ay sponsored by Honorable SP Member Honorable SP Member Joris Bautista Socro. Aksyon sa Energy! Kay Mami Lina, Ma'am Lina, Lina Magpusaw Trinidad, ay ang viewing broche, indelible and keep safe and God bless. Thank you again, Ma'am Lina, sa pag-view makaroon sa atong kiraga programa sa Aksyon sa Energy. Kanini Jade Barkey Ikotanim, good afternoon ni Jade. Sa pag-view magkaroon sa ato nga program, sigamat gid nga abo. Dili ang gid ha, basi ko maiba pa kita nga kay JJ Dela Cruz Rilo, good afternoon Che. Lipay human kami nga
ay nag-program kagun. Avid listener here at Pulo Katibanga to your nice program and God bless. Sagamat nga abo kay Ma'am Gigi de la Cruz Rilo. Sagamat nga abo sa Pulo Katibanga Aklan. Sino pa? Basi kung aton nga malipatan di iba ya karanga naka-views aton karanga program. Bobby Masangya Jr., thank you very much. Sagamat niya abo. Kay Bilonine Prado Judosio, sagamat niya abo. Dilanggida sa aton karanga inbox. Okay. Kay Tesoro Prado Ermali. Hi Brad, ilabas kita. Nag-monitor kami kimo Brad. Thank you good. Kay Toto Alin, no? Sagamat niya abo na sa Banwa Itleso. Kay Nini Ani Jo Perdigon Martisano. Kay Bulano Gigi Roundhead. Baknugan yut ablans do mga nagagravel ang sand ngaron sa banga ha. Maisbi karon nga gapa ni Pugos. Eh, kilaga mo man doon. Napanipukos ko. Kay Ingo Gio, good noon, Sir Che, greet mo man kami, nagailabas iya, saga, sagamat gid. Thank you gid very much. Nini Rupel Kainap, sagamat ginya abo nung happy viewing. Sige, ina sa Dongon Est. Rose Ann Sasibilio, good afternoon. Sagamat nga abo sa Mercedes Village. Kay paring Bernie Romakin Ibisati, kay Nini Ibi. Alba Shetty, ina sa Ugsod, Banga Aklan, nga nakabiyumin ka ton. Sagamat nga abo. Action! Sa energy. Okay, dalangin. Ay may aton nya bisita makon niya sa studio, aton anay rang i-accommodate no. Panupod Jores ag Juin Bugas ag Tandoay may nakapilit pang sticker. And the picture to importante gid butangan paro na panupod. Okay. Sige. Another text message hay Che, sakto ag tumpak gid komentaryo iya sa banga. Grabe gut aro sitwasyon namon iya. Wa uta nagahugag aton yung mga official ay pataratas shoot up pagbuog itbagas basi bagas sa ulihi kita man yung kita man banganhon rong maapektuhan. God bless banga. Sige. Paring Ruli Opanto, good afternoon. Salamat gid nya abo sa pagview sa aton yung program ina sa Pinamuk-an, ina kay Kapitan, good afternoon. Kay Ampod Allen Rubilo, good afternoon. Salamat gid nya abo no. Ina kay Kapitan Jojet Arsenio ita Madalag, naka-view man sa ating program. Good afternoon kay Manong Boy Negro. Manong Boy, ina sa Tambak, salamat inyo abo. Kasi Manuang Che, indelible, action sa ina energy. Kay Paring Kano Nobelia, ina sa Pinamuk-an, Paring Kano, salamat inyo abo. Naka 107.7 yung sanda magkaroon una sa Barangay Pinamuk-an ni Washington Aklan. Kay Sir Gini Bilyar, kay Ma'am Gay Bilyar, sana ko ng mga staff. Una sana kirang headquarters sa Rapid Day, good afternoon. Sa Audrey Construction Corporation, good afternoon. Action sa energy! Okay, there you are. Nagatun sa aton nga oras, may kapin 6 minuto siyon, nakataliwan oras kara italauna. May bisita kita makaw niya sa studio. No? Ay anda karabanwang ginareklamo si Barangay Captain Ronald Marte at Barangay Puok. No? Ay gin, allegedly, reportedly, gin papanaog sa nasa barangay. No? Ginuluyuan pero sa bilog karabanwa nga nagreklamo una sa barangay no angot da sa problema baga sa gugta no now sa yuron ta kun ano ra da karang a nature of complaint no agamat ginareklamo nanda si Kapitan Ronald Marte ag ubabot git angani no sa pagpablatter kay Kapitan sa aton karang Kalibo PNP station batas ang may tagipusuong pagpanervisyo publiko. Aksyon sa energy! Okay, yan makakaroon itong mga bisita sa studio. To, tawingan isang dot audio. Sir, ma'am, good afternoon. Pakipangabay lang, ma'am, do mic, no? Dilanggin. Oo. Pakapangabay lang, rumic. Sige, okay na. Sir, sino nga ni mong pangagan? Ako pangagan ay si Alberto Sarabia Pastrana. Si Alberto Sarabia Pastrana, no? Okay. Si Manang, na? Sino yung name? Ako, sir, si Lilibet Melgar. Lilibet Melgar, okay. Unahon tani si Manong. Nung ano rin yung reklamo nga kay Kapitan Ronald Marte? Ay, dati abisir ay... Pakipagapit it microphone. Agon mababas ko. Dati abisir ay, aron. Salupo nyo ta kami karon. Oo. Ging, ambayan kami, it, pangaywa nga, husay it lupo nyo. Andang video abito, pakipagabay to. Mag-provide kami it papilis. Okay. Ay nagkataon nga hindi makon ra matapos ay do yung mabuhay-buhay ta. Oo. Ay naunan pa sir ay nag-lockdown. Okay. Gintawan kami 15 days nga plaso it lupon. Okay. Ay wa tanamon na tapos ro papeles. Mm.
tagtapos yun namon do papeles, king sumitin namon ito sa doyong secretary at barangay. Okay. Pagka baton mata at secretary at barangay, ay banyo ta kuno kami sa lupon. Okay. Ay nagbalik ra ang magulang ag ro amon ng kampod nga ginabuuro papeles hambaw it secretary hay ginastadihan kuno ni Hendrix Ruiz. Okay. Hay kolehara nga si Libetera nagpabarangay ani ronay sa natawag nga sa pisto karon na sa highway. Okay. Hay nag gimpaantok imo sa amon mata gipakita namon ro papeles kana. Ay, kumpleto matayo na matanan do. Original tanan ng mga bayaran it ano. So dugog ta nga rauna sa Barangay Puok. Oh, ina sa Barangay Puok. Okay. In particular sa inya portion da sa it highway. Unahan itakelko. Sa unahan itakelko. Oh. Okay. Kanyo nakapangagan do property nga ra? Ay, Sir Pastrana, kanyo nakapangagan? Sa among lolo kay Dorotio. Dorotio Pastrana. Okay. Okay. Pilang square meter da? Sobrang sang hektar ag tunga ron. Sobrang sang hektar ag tunga. Oh. Oh, nakita ko mga 17,000 square meter eh. Ay, iba pa ta sir kan sa likod. Ay, iba pa ta sa likod. Oh. Okay. Ag kanyo nakapangagan yun da currently makaron do property. Nakapangagan nyo ta makaron da total sa amon nga declaration it 1948. Oh. Nakad namon. So may declaration imaw it 1948. Oh. And then away talaga ra. So nakakuan yo tara nakasubdivide. Oh, nakasubdivide yo ta. Nakasubdivide. Oh. Ag kanyo unda makaw nakapangagan tanan. Sa nakapangagan makaw sa maguwang dahil patay yung tanan ro tagaana. Okay. Agra akong ama patay man. Okay. Ay siyempre survival. So sa kami. Imong maguwang nakapangagan. Oh, survival. Pila pa buhi sa kinyo magmanghod? An om kinyo ro buhi. Hmm. Okay. So rayang property nakapangagan nyo sa imong igmanghod. Tanan da. Tanan. Almost 1 hectare nga nakapangagan dito sa imong igmanghod. Okay. Kan ora ha transfer ka na? Mga subraon siguro ron nga ga buong buwan, sir. 8 months po yung gali. 8 months kaging pa-transfer ninyo sa imong magulang. Oo, dahil sa kabus kami ka to, 8 kwarta. Okay. Do taxes na nakara, kwan mata, nabayaran mata ninyo, updated mata nyo pagbayad it buwis ka ra? Oo, full property. Payment yung tatanan doon. Full payment yung doon. Umpisa kan o? Umpisa na matay si tatay mo? Oo, umpisa ko, 1948 nga. So updated yung payment? Oo, updated yung tatanan. Wa it ibang claimant ka ra? Wa. Wa, so what ibang claimant sa dekarang property? Wa. Okay. So, now, aman itaabot ka mo sa barangay council at barangay Puok. Ano problema ninyo? Ha, mataabot ka mo ka ra? King pa, tawag matanamon si Lucy garo na komportasyon ta da. Sino si Lucy? Pador. Okay. Pador. Okay. Ano ora imaw? Sa ugta nga ron, ano imaw ra? Ay, what imaw ka ron? Labot yun, ginaako, nana ko nung lulo man. Kuno nana sa among lulo ato. Ah, ginaako manana. Oo, nga lulo kuno nana. Rayang property. Kayo layo tasanday. Okay. Ranang ina minis taron. Okay. Oo. White minis. Oo. So ginaako man ina, galit nana. Ang ina karon ay Pador, sawat Pador. Okay. So ginaako man ni Lucy Pador, nga under property. Oh. Ano ro ginabuitan nga dokumento ko ni Lucy Pador? Pakitan aw ganito rat andang nga ginabuitan niya document sa TV to. Ago di makita sa TV. Wa tagani siguro ron ay dahil amon nga papili sa tong iwanan ging pasirok-sirok. Hay raya gang anay. Oo. Okay. Dali ang ma'am pakibasa nga ni ma'am ko rin ngayon nga kwan. Daya nga ng tax declaration ninyo ang papel nga ginabuitan. Okay, pakibasa nga ni Ra Mr. Pastrana, ano ginabuitan yung papel nga ra? Okay, dali ang si Mary Joy. Mary Joy, pakitan aw nga ni Joy ro dadda nga ng papel. Oo. Agod aton nga makita no kung dayang papel ba yung ginabuitan nga ra makaron, mangin basis da it pamilya Pastrana sanda karang claims no sanda karang property ina sa Barangay Puok no. Okay, dali ang gid. Why na si Joy? Ikaw ma'am, si ma'am Milgar. Mabasan mo ma'am. Ah, okay. Dali ang gida, si Joy. Pabasa tag. Okay, so ano rin yung ginabuitan makaroon? Do tax declaration? Do amo gina
Buitan makonser kompleto ta pati Rupert, pati titulo VIR wa pati issue makatitulo so wa pa issue kamo titulo but on process inyong application oh, for title ha for title yun oh, na for title big big us may inyong tax declaration yun eh okay may yung... lang et VIR amo na buitan sige to pakibasi nga ni si Toto GR ari na ginabuitan ng documents skits plan ag ano pa ron oo ano pa anong date it skits plan eh kuno skits plan na bingara madali man ang maski sin o kara pwede ba ko pa-upload skits plan ngira maski ako plaza court kalibo pa-upload ko skits plan nagkukuon din pwede man skits plan of lot ano na 2733 ni man Leonardo Sarabia Pastrana situated in the barangay Puok Kalibo Aklan Panay containing an area of 15,462 square meter scale 1 ano to doyon nakabutang iya surveyed by and prepared by Maglajos Rondario Surveying Services date ano date nung petsa hay ko 11/21/5 so November so, 21 last year yang gin pa survey dayang dos kits plan yon nanda last year yang November 5/2021 yabe 11/21/5 okay. Wa kara kamot mga wa kamot dati kara nga skits plan. May January dati taron sir ay siyempre babong kalamidad ni nagagi. Okay. Okay. Gin inform ninyo kara arong kaduon nga property nga magapatigayon kamo it survey. Kaya sir ay ito dati taron namon nga ging buong sa Iloilo sir ng kape. Oh, kasi ro date nga bag-o ra eh. Oh, November. Mamaya pa gani January 4, 2028. 21. So last year lang gidra imo kasi. So ano do sin do original karang skits plan. Do original lang skits plan karon si in. Naduga. Okay. Pero may hawid kararong kwan eh. May hawid kararong ha? May hawid yung mga DNR. Oh, may DNR Department of Environment and Natural Resources. And if I'm not mistaken, pati karon Registry of Deeds may hawid ina karon. Tama sir. Oo. So nakapangalan da makaron kay manang mo. Kay manong ko. Kay manong mo ang nakapangagan makaron. Okay. So nag-abot ka mo sa barangay. Okay. So nagtagana ro barangay it settlement. Si inyon da sa barangay nga level sa Lupon o kay kapitan? Pangaywang husay yun. Pangaywang husay yung kunta it Lupon. So ginapasubmit ka mo ko inyo karang mga dokumento, inyo nga mga ebidensya papel. Okay. Wa ka mo nakasubmit sa ginunang kwan? Daging tao nga plaso nga pitsa. Ano kan oron kan o? Go July. Last year patagali. Sa kasagsagan gali it COVID. So uwa ka mo nakasubmitar dahil gani nga at the height pa to it COVID-19. So pila ginta o kinyong days? 15 days. Okay, so after nga wa ninyo na comply, wa ninyo kamo nakasubmit, ano ginubrat barangay? Haging balikan namon ra among papeles nga ginabawi lang ay dahil pasuhon kuno kami. Paso haman paano nagpaso? Ay so wa kamo gin padagit uman it kwan? Sumon wa uta. Sumon it barangay? Wa uta. Kasi kwan man day tatlo mang bisis ra eh. Di ba? Tatlo man nga bisis ra. O kun wa ka naka-attend karon ina it sumon may pangatlo pa. Kun pangaywa pa ang gali man to. Sigurado kung pangaywa na ito nga uwaon ka mo pag-entertain pangatlo? Oo, sir. Okay. Sino na composition it Lupon sa Puok? Si... Hindi man handa kita masugiran. Kaya naging barangay official man ako si, tandagaw. Si Mr. Ruiz. Okay. Sino si Mr. Ruiz nga ra? Si Makabantad at si Richard Marte. Okay. So, sandaro nagakomponer it Lupon? Tatlo sa nagakomponer it Lupon. Ag pangaywa pa yang, pangaywa nga gimpatawag ka mo, uwa ka mo naka-attender, pur dahil nga nga may COVID. Okay? So, pangatlo, waon ka mo pag-imbita at pangatlo, tuman? Waon. Ano raso naman wa ka mo gimpita at pangatlo? Ay, paso na ni kami sa... Paano nga nagpaso man? Sa date? Paso sa date? Date yat aron. Date yat aron, pero may pangatlo pa dapat nga pasumon kinyo. Ay... Kung pagpangatlo, wa uta ka mo nag-attend man... Without any justifiable reason, makonsider yun nga, wauta kamot interes sa kaso. Kasayon si Kapitan Ronald karon. Okay? Mauro Kapitan, nagro sekretary. So, hindi ka mo ma-entertain ito man? Hindi ka magpa-entertain ito man, ita Kapitan, it po? Hindi, uta. Hindi, uta ko nun. Dahil ban yun, ta.
patawagin nga ni si Kapitan Ronald ita Barangay Puok. Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Okay, talagay na. So, waon ka mo pag-entertain ito man. Waon ka mo itpagpadagi ito man invitasyon. Wa, tara, saga, tara. Okay, ikaw ma'am, ano rin mong complain kay Kapitan? Sir, nag-ato ako kay ina, amhusay kay ina ito sa barangay. Okay. About sa ano ron, nga kaso? Pagpwisto. Okay. Na, saan da nga property? Sa Pastrana nga property? Sa Anday Buloy nga property. Property, okay. Oo. So ina ikaw garinta? Ina ako garinta. Kanyo ikaw garinta kay Buloy o sa iba? Kay Buloy. Kay Buloy, okay. Oo. So pila mong nabayad monthly rentals, pila? Wa man nganit monthly ron hay. Basta man lang, oo. Basta man. So kabuhay kaon ina? Gawan man pagang. Okay. So haman it nakaagto ko sa barangay kwan, council it Puok. Hay akong nga nakaasawa man ina sa Puok. Puok. Sir. Okay. O, tapos ay kakilagan nan darayang si nung Buloy. Okay. Hay i-text mo na. Okay. May pwesto sanda ina nga na parintahan. Okay. Hay medyo ako ro anang gin invite karon. Uh-huh. May amigo imo nga si Joe karon dati nga nakaposisyon. Uh-huh. Ay sa hindi man imo interesado, ag gusto naman ay maka bawi imo ko anang gin paobra sa datong pwesto. Baligin pa ano lang na nakakon parintahan lang do yung pwesto. Okay. Para nga mabawi-bawi na naro anang gin paobra karon sa pwesto. Okay. Tapos ay rugugta nag ano man si Buloy nga naga ambang andaman pero bago ako nagtao kwarta sir kay nung Buloy. Ginpakita na ro mga papilis mananang updated matay mo sa mga tax dato. Hay kundi nagtao man ako kana 12,000 abiron sir. Mm-mm. Pag ano kundi nagpwistoon kami mga 1 week kun ina mana. Mm-mm. Ay nagadtot aro yung sinanay losing aron ina agnaklim naman nga ana man ko no. The property ag ginapahalin okay. Gid ako kami nakiusap okay. Ako kay nanay nga nay mako nay kun imo gali ra yung pwesto. Ay kung pwede kay mo lang kami magbayad kung pila ing suko. Pero ginusisa mo ka no kung ano anang ginabuitan nga proof of ownership. Ang magusisa git sir. Okay. Pero no, para pero ra ay sir Buloy nga papel nakita mo no, tanan. Okay, no? Agkanyo nakapangagan? Saan ang magugang? Kay saan ang magugang? Ang updated dong tax payment. Tax payment updated. May resibo. Oo. Pero si Naikwan, si Mrs. Pador. Ay, wa tangani imo tapakita doon ang ginausoy kana. To sir nga okay. Abi ma'am kun updated ka sa tax ay bisan hinaga pwede tang maghalin napamatud-an ninyo nga inyo okay gusto mahalin ta ako sa okay. Kwarta ta ako kun ikaw wa mata problema kun imo lawful owner property wa mata problema ron kasi garinta ka malang man di ba ya okay basta gabayad ya so ano ginapahalin ka nana ginapahalin gid ang nana sa ano nga reason because ana kun ron property pero wa man imo gin presentar nga kun ano man yung mga papel documents whatsoever that she is the real owner of the property. Yes, sir. Okay. Yes. So, paano nakaabot sa barangay council po? Hay, agahon hapon, ginaadto na kami ni Nanay Lucy. Ang ginapahaling gida as ano man, mga abo, mga istorya man ang aron, okay. Sir. Hay, agot ba ako na, tawahay yung taatong buot, ay, maadto lang kita sa barangay. Mm-mm. Pahusay lang kita ito. Correct. Okay. Kundi in pa, ano ko sanang pila sanda? Tatlo, sanda sir. Si Sir Buloy ag si Joe ag si Nay Lucy pa ano sumo na kun imo iton kami naghusayon kami sir hindi man kami mahusayan ito it konsyal sir dahil nga ro papiles taya sa pihak na may ginasubmit hindi ta nadag aprubahan ag datong si Nanay Lucy nga nagaklaim nga uwa tat papiles ka kun nga ginapakita nga insakto ay mat gina endorse ananda ito ro pwesto o lugar nga ron ugugta sino ro konsyal Antisa. Okay. So si Antisa kimo nag-entertain sing case. Si ituna si Antisa nag okay. So may ginpakita ikaw nga papel. Si Buloy may ginpakita nga papel nga. So si Nay si Lola Kwan Nay Lucy wa it ginapakita nga papel. Ay, kaya nga okay. Ni, sir, kundi first nga amon nga patawag kamon. Ginusoy ko ro papilis ni Nay Lucy at okay. Nagkambag ako nga kun mapatunayan mo na nga may imong papilis nga ginabuitan pag mapamatud-an naton nga imura hay mahalin kami si inay imong papilis makunto binuo ni Nanay Lucy ro sang kapolder nga tong papilis ag butang na sa lamisa harama na ro papilis ay anyo makong papilis ro nay ay Buloy ay nung Buloy ta kunong papilis datong pamilitre
nga naka-folder, kung ano pa, basta ituruan mo nga atensyon, nga ito't ano na pagbuon sa bagro, pamilitary nga to sa ugta ni Nung Buloy. Kundi nagulat si Nung Buloy. Pamilitary? Oo. Abo kung mat-basis do pamilitary or basis anaton kara kung do kwantitulo ag tax declaration. Oo, pero dato nga ni anong binutang sa lamisat ah. Agro, ano takara sir, hamaan nga ito taka nakaaturo papilis ni Nung Buloy sa bag ni Nay Lucy. Ah, rugin submit gali nga sa papel barangay, sa barangay ni Mr. Buloy. Pastrana sa Andang Husay. Oo. Haagtot akay Nanay Lucy. Kundi nakibot kami. Okay. Okay. So, it could be possible nga basi nakapasirox mataman imaw. Okay. Oo. Oh. Kapatid, arong folder, hey, ito o kuya at anakong kupon. Mabudlay na, basi kung makubra tabungat ko, makasuhan kapat perjury ka na, kabudlay na, kriminal. Nakagubot ka ng mga barangay official, mas mabudlay nga kwan doon. Hindi ni mo matabing ro papel nga ra sa assessor's office ag sa registry of deeds. Hindi ron pwede ni mo ma-alter or whatsoever nga imo nga intrahan. No, careful man karon do mga kwan. Rong taga assessor's office, even do taga BIR, no? Bukonit maron ka dali ro magpa kwan. Magpa change it ownership, no? Magbagbag kwan ka, mag-transfer ka ita titulo or kwan. May mga proseso ra. Okay. So ano na naarabi ang conclusion? Ano na abot sa inyo nga kwan? Husay. Medyo nagkagulugon ka turon hay nagtindog ka si Sir Buloy nga haman man at inatake mo ang papilis. Okay. Ay iya ko tagin submit sa secretary ron. Okay. Hay medyo nag ano-ano human nga turon, medyo nagkagulo gin extend nyo man it kaina nga amon duman nga. Agin reset do inyo nga hearing. Oo, gin reset lang. So kaina ano natabo? Hay kaina ay pagsaka umat anamon to sir sa barangay. Okay matamid jo. Ano matahay paglingkod agagi namon nga to nagkinota na si sir si kapitan kay Sir Buloy. Uh-oh. Ag ginbaso naman ako ha matagtao ko ta kuno akot kwarta kay Sir Buloy nga uwa ko man mapamatud eh nga andag it aroyon nga gugta. Hay naro papel? Duyon nga ni sir. Hay makon to kap hay may papel sa naginabuitan. Ro ako nang iyang ginahingyo makon sa barangay. Ipakita man ni Nay Lucy ro ana man kamatuoran kun alin. Mm. Kasi nag-dwell kita karas documents eh. Sa papel tabir atong ginausoy ka na bukong tatsugid yet ara. Dapat i-substantiate ni Muring mong allegation nga that you are the lawful owner of that property. Yes, so ano dapat karon nga kwan nga mangin imo? Siyempre ginapakita mo rin titulo. Ginapakita mo tax declaration. Ay kung waka timot na ginapakita una, eh paano ni mo maklim na imo ikaw taga-ana? At andang basihan ni Kapitan, gawa 100 years yun ako nung karon si Nay Lucy nga star. Ngani nga, medyo ano ko tananda nga, ano, sanda, kita ko. Sanda ko tataga na. Oo, sado yun. Hay, makon ka, robasihan takara may papil eh. Bisan 200 years na imaw nag-intra, pag uwa tayo matipakita, paali natong maprobahan nga na? Bukon man doon ita, proof of ownership kung nag-stake sa isang property eh. Para sabi ka to, kabaabot atong ginapaistar sa atong yugta, iwa man atong ginaasik sa atong yugta. Pero kita at agabayad it buwis. Di dasin palong, kung kabuhay ka nag-aistar sa nung property, ikaw na tag-anat property. Bukon doon itkwan eh, bukon dat basihan eh. Diba ga? O pwede matanggas, stay ako sa property. Ngagin ako rocker ticket property, ako rutinan it property. Pero wa mata ko gabayad it buwis, kailan may tag-ana it yugta. Pero kung daya nga ra, updated ang payment ka ra sa kwan, updated inyong payment sa kwan, sa province, sa assessor, BIR, hay. Doon takaroon do, kwan. Oo, doon taro. Oo. May clearance na nanay kami, sir, it full payment na kami sa makaroon nga bagay nga ano sa gobyerno. Okay. Buitan nyo na namon. Okay. Pero okay. Na, hugat ba, decision ron kanda. Sige. Inyo nga ron nga, di ba, do tax deck nga ron yung ginabuitan. May isin do original ka ron? Eh, manong na. Pwede ko makita original nga tax declaration. Agud tawagan ko ro taga Registry of Deeds sa taga BIR Hinaga. Ipa-check na ko nito kay Engineer Arbolida sa assessor in aga kun dayon gid man. Okay sir, yung bulat. Sir sa bagay. Inaga tan-awon ko in aga. Pwede man inagi iya man lang man ako eh. Pwede niyo madagan ninyo ron, madagan ninyo original nga kan. 1948?
agrayang bag-ugon. Agrayang bag-o nga ra makaron. Pakidaya nga ni pakidaya ninyo. Oo. May kaso pagali ka mo sa korte kara? Ikaswan nga ni. So nag-file ka mo itkaso kontra kay nay losing Pador. Oo. Okay. Ah, naka-file yung tagali ka mo't kaso. Una, sa Inda, sa MCTC o sa RTC? Ron, sir, wawa pa sa akin. Ginarapol nga ni Kunong Ron. Sa RTC siguro ron. Sa RTC? Okay. Okay, sa RTC. Civil case, abira, mabuhay-buhay ra, no? Mabuhay-buhay. Okay. Tapos kay Ina, ano rin ginamba ni Kwan, ni Kagawad Antisag, ni Kapitan Kimo? Oh, si Kapitan ta, nag-interview kamon ito. Oo. Sir, pag-abot anamon ni nung buloy ito, nagalingkod yun, ay siyempre medyo may question, agsabton. Oo. Kung ano rin pangutana, sabton. Okay. Magsabat man imaw, what na pamatii? Aginhambat anikap nga patumbahon ta imaw. Sus. Itaya na naruan ang pagkakapitan, basta pwede nang tumbahon ta si nung buloy. Anong patumba? Ay, tao nga ni kana, eh, dapat imaw karon magsabat. Okay. Sir, kung anong klaseng patumba rin gusto ng habalon. Okay. Tapos, siyempre ginataon at agihapon do right kay Nailusi, nga wa man akot na pamatunan, nga anaro yun nga, pisto. Oo. Sige. Ay, ipag-agtunan ko hinaga si Kwan. Puros abi naton da relative sa piyak. Hinaga, no? Pag-agtunan ko si Nailusi, pausoy ko hinaga sa puok. Ta, ina pa yung maunagaste, si Nailusi ina pa sa puok. Agod, i-check na kung do papel, kung ano ang papel ang ginapaboytan, ha? Ipa-check ko hinaga. Ipatanaw ko hinaga kung ano ang papel ang ginaboytan. Ay, latagid, sir, aman nga rang sitwasyon. Oo. Sige ang inaga, pagtunan naman sa amon yung mga reporters inaga sa Kwan. Para matanaw man baga, pareha sa inyo ang ginapakita ninyo, no? Agbahala lo takam mo sa korte, ha? Gaaway ka na kasi hindi man masettle that barangay, to tell you frankly. Hindi na masettle it barangay. Gani, kung ako kararong ako rong kapitan, ako rong barangay kagawad, no? Una lang kamo sa court and let the court settle your problem. Because do korte man ang karabanwan inyo madayaganan eh. Well, tiba karon kamo madayaganan eh. No? Para sabi ko, presi na losing may ana mga claims and yet he wasn't able to present his her documents, no? Ti sino man abi karon makwan? Sino abi karon mapati? Kasi kung what ginapresentar nga papel? What ginapresent dapat may backup kang documents. May backup kang evidence. Ah, para nga ni nga mapati kami. You are the lawful owner of that property. May ana mat ang mga sirok-sirok sa ngaron, sir. Pero parehas sa sirok, parehas di kara. Oo, nagparehas ta. Sige. I want iba kan korte man lang makasettle kara eh. Hindi sa kamatura na diritsuhon lang nato ni Surya. Hindi ta masettle dat barangay. Okay, pero status ko anay kita na. Rikaron ka anay. Oh, garinta ka kay Kwan? So rikaron ka anay status ko while gina-resolve it korte. Reinyo karang kaso. Nag-gets ninyo ako, ma'am? Nag-gets ninyo ako? Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy! Status ko, anay, na si Kapitan. Ang ayang naman sa oras. Ano ang banana? Reschedule na si... Sige, inaga. Tawagin mo yung inaga. Kasi kukuyang kita't oras. Paagtaw na naman na inaga si Nailusi nga. Ha? Oo, so pag nabi, sir, marugante ito ro. Kapitan kainaka. Sige lang, tanawon naton da, no? Hinaga mas schedule si Kapitan na Kapitan Martin aga schedule na to. Pamati yang kamo ha. Okay, sir. Pero pwede niyo madagahin agar original nga kwan. Original din aga. Oo, Mr. Pastrana sir, pwede mo sir makita namon. Ambawon na kon ra magugang. Oh, pa kung pwede makaagtoy mo iya. Ha? Uh-oh. Okay, sige. Mrs. Milgar, salamat gid ma'am. Hi, thank you gid sir. Oh, anytime, no? Anytime. Pero status ko, ayaw ko ba rekaron kay ang anay. Ha? Rek ayaw wat makapahalin ka on kimo, no? Rekaron ka nganay si imong pisto. Kung ato naton kun ano verdict, ano judgment it korte. Now, kun tag ana si Nanay Losing Pador, then that will be the time ikaw na mag-negotiate ka na. Ha? Ito ka lang ka na magbayad rentals. Pero kun tag ana Pastrana, hay. Ito ka man ma. Kwan. Okay? Dugangan pa nimo 20,000. Oo. Mabaho ito abing property. Rama kung 1.5. So, kung kuya nga 2 hectares. Agrikaron dong bilit yung tarikaron ka, magmahaw ito agrikaron nga ron. At may parte pa sir nga lote nanda, nga nagarenta sanda kay Pador. It's a ganas. Okay. Sige lang. Tanawon naton sa ulihin. Tanawon naton sa ulihin aga ha.
Salamat kids sa pag-tune niyo sa NRG FM. Thank you, teacher. Anytime. Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa NRG. Okay, there you are. Sus, Mariaka, gusto sobra pa kitang lupong tagapamayapa. Very good PM, greet mo si Kagawad Christopher Nakuray sa Barangay Luktuga, Libakaw. O, Nakuray family, sagamat gid, no? Kay Toto Christopher Nakuray, Barangay Kagawad, ita Barangay Luktuga, sa Banwa Kara it Libakaw. Okay, uwa, mapagdaog. Okay. Oh, sige. Che, okay. haman abo nga wa naila kay sige, din ako mention kera. Okay, din ako magkwa na. Sige ah. Grabe nga husay sa kanginan. Grabe ko nung husay sa kanginan. Salamat gina. Grabing husay yan sa kanginan. Sa lupong tagapamayapa, mangkitaya kara. Sige ah, talawon natot umana. Hindi anay kita kara magkwa na itanawon tayo na nilusing ginabuitan man nga papel, no? Good day kasi sa mga kasimana sa Barangay Tambak sa buong Taiko family. Ma'am Lina, good afternoon. Richard Pilar, Ampuche, ro basugon karon sa barangay Haman na agto ro documents kay Nanay Lucy. Okay, sige. Uwan ka tat oras. Okay na ra? To. kasadya rato niyan. Utro adlaw makaon ba? Walang kinikiligan. Walang takot at higit sa lahat. Patas sa pamamahayag. Weighed and balanced news and opinions. Weighed and balanced news and opinions. This is Aksyon sa Energy! Well, mga ito oras ba na sa ito kira kapag ililiba, magkaroon kirang adlong Martes. Pizza 22 kita, bugan karat Marso dag on 2022. Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko, Aksyon sa Energy! Nabatian naton rong Tuesday nga edisyon, iprogramang Aksyon sa Energy. Nanging kaakbay ko sa pagpagayag sa kanginan sa Technical Department, Kasimanwang Noriel Pastrana. Sangagan man ni Kasimanwang Earl Jan Puerte. Station Manager, Kasimanwang Jupel Magpusaw. Programang Aksyon sa Energy, Kasimanwang Chef Indilibre. Sa direksyon, supervision, kamikirang Chief Executive Officer, Sir Apple Saras P. III. Ako rin yung karang El Kapitan sa Kahanginan, Anchorman, at Programang Aksyon sa Energy. Raya si Kasimanwang Chef Indilibre, nagapabiling kayo't malipayon nga hapon. May God bless us all. And bye-bye. Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa Energy! Aksyon sa Energy! DTX!